Makahanap bahay kung naghahanap kayo ng duplex type, madaming bintana, hiwa-hiwalay, RFO, no down payment, no reservation, no equity, malaking bahay, ito expanded. Pwede mo expand yan, no, yung carport mo. Kasi tinan mo, bahay-bahay, carport-carport, bahay-bahay, hiwa-hiwalay. Kaya hindi nakakapagtakang madami kang bintana kasi may excess lot ka po na can fit isa pang room, isa pang office, tas ang kalahati carport. Pwede ka din mong mag-carport sa kalsada kasi may gutter pa naman. Semi-complete, madaming bintana, naka-first coating na o ang kusina mo pa naka-close na. Kahit walang budget for renovation, livable space na yan. Kasi yung kusina mo hindi ka mababasa o. Hindi ka maiinitan. Full toilet and bath ang sukat. Napakalaki ng sukat. Excess lot area, yes na yes. Ayan o. Pwede mo maging dining area. Itong gilid. Itong other half. Other half naman, pwede naman maging carport yun. Ganyan kaganda. Dahil may excess lot. Ano to ha? 54 square meters po. Lote pa lang yun. Pwede mo ipa-expand. Pwede mo ipa-extend. Pwede maging isang room. Pwede maging home office. Pwede maging dining area. Basta pwede siyang i-extend or i-expand. Ayan. So, ganito kalaki ang magiging living area mo. Maliwala sa kamaluwag talaga. Madaming bintana. Kaya kahit model house pa lang, kita mo nang maliwanag. May tripping lang ako ngayon. Daily kasi ako nandito. Tagalito kasi ako sa pagsibol. Kaya pwede ko rin ipakita sa iyo yung bahay namin na expanded na. Para pag kung magpapa-extend ka ng bahay, alam mo na, may idea ka na. Mapifeel mo na agad, nga, lumaki nga yung bahay nung na-extend na. So, na-maximize mo yung space. Sa second floor natin, open layout. Eh, naka-heat insulator, ready na yan for partition, for kisame. Ito yung ating carport. Oh, yan, kapit-bahay mo yan, malayo, di ba? Dalawang carport muna ang space bago yung next na bahay. Eh, carport niya, saka carport mo, tas bahay ng kapit-bahay. Malaki ang kalsada, tahimik ang paligid, tahimik ang kapaligiran. Saka yung hangin talaga, hindi talaga nakakapagtaka. So, ito naman ang ating reservation. Paano yung flow ng reservation? Oh, requirements muna. Latest original COE, system generated, dapat po, latest, yung compensation, yung sahod, dapat nakalagay, position mo, complete date, kailan ka na-hire, complete date na issue, yung company business address, kailangan, company email, kompleto po ang ating mga details sa COE naman. Alam naman ng HR yan. So, ang latest ESAV, saka MDF, yung sa baba, MDF loyalty card, yan kinukuha sa pag-ibig, one day lang naman yan. So, dalawa yan ha, ASAP saka MDF. Ngayon, 2 government ID, dalhin mo lang, isirox natin sa ano, sa room, sa office, para malinaw na. Company ID, dalhin mo din para ma-zerox, kasi pipirmahan mo ng 3 pirma yan. Kasi ang mga Xerox natin, kailangan, isirox mo siya ng back-to-back, colored, saka clear, para hindi na natin uulitin. 3-month payslip kung naka-BPO company. Pag hindi naman, kahit 2 months valid, ay 2 months latest payslip, magdala ka. Birth certificate mo, naka-PSA. Kung single ka, kung kasal ka naman, marriage contract na naka-PSA. Kung kasal, o 2 valid ID ng asawa. Papa-Xerox mo din yan, back-to-back, color, 3 pirma din sa baba. TIN ID, as in ID ang kailangan, ano po, hindi number. So, TIN ID, Xerox, back-to-back, color, 3 pirma din sa baba. MDF, ito sinasabi ko sa yung kasama ni ISAV, nakukunin mo sa pag-ibig mismo. Kung may loyalty card ka, i-zerox mo din ng back-to-back, 3 pirma, basta colored and clear. Ano po? Yung MDF mo is papel yan, kailangan talaga yan. MDF must be employed. Tapos kung married ka na, marital status, papachange mo. Tapos yung company mo dapat recent na, yung pinaka-latest. Pati sa ASAP, dapat i-check mo yan. Double check mo bago ka umalis ng pag-ibig. 4 pieces ng 1x1 picture, white background, may name tag para pag nawala, mabilis hanapin. Meralco bill, latest is Xerox mo ng clear. Barangay clearance, mag-attach ka kasi Meralco kasi is hindi nakapangalan sa'yo. Kailangan mo nang i-attach ng barangay clearance, Cindy Hapil, pangalan mo. Tapos, barangay clearance yun ha, for housing loan purposes ka mo. Kasi hindi siya loan sa gadget, hindi siya loan sa home credit. Kailangan housing loan ang purpose. Complete field at RA, meron ako sa office. Help seminar, tuturo ang kata paano. Online lang naman yan. Napakabilis lang kapag locally employed. Iga-guide naman kita.
Para maka-avail ka, unang-una, ang sahod mo is dapat 28,800 kung bata pa, kung 40 years old pataas. Pag umexceed ka na ng 40, ay ng 45, mga ganyan, medyo taasan natin ang sahod. Kasi hindi ka napapasok ng, depende kasi yan, mami, sir. Basta po, kailangan kong i-qualify, kaya kailangan mo kong i-message. Ngayon, no down payment talaga siya. Ngayon, ang magiging monthly mo is 9,500. Ayan po ang monthly sa pag-ibig. Ngayon po, kailangan ko pong i-check yung mga requirements, availability, kung kailangan ka mag-visit. Kasi pwede ka na magdala ng mga requirements bago ka mag-tripping. Kung magustuhan mo, pwede mo i-present ang mga requirements para isa hangpunta lang.